sa akin nababasa rito, nakalagay ay martial law. Isa pong maikli ba ito kasaysayan o summary ang pagpapatupad ng nabanggit na batas sa pamumuno ng dating Pangulo. Ang mga tinuturing na bayani ng laki mga diumanoy biktima ng martial law. Parke, tara po, ibuti natin. So, nandito na rin lang po tayo ay ibuti natin ang perimeter area. Itong naging centerpiece ni Mayor Isko Moreno ang paglilinis ng parking ito. Wala lang nga po ang mga nagtitinda rito, mga pwesto ng mga tindahan. Lumitaw na ang kanyang pagiging parke. Bantayog ni Bayani Emilio Jacinto, dakilang katipunero at bayani ng bayan. Isang inspirasyon ang nababasa ko mula sa aking vantage point mula sa mismong winika ni God Emilio Jacinto. Tuloy po natin ang ating tour dito sa loob mismo ng Andres Bonifacio Complex. Bawal tayong tumawid, may mga yellow ribbons doon, sa nakaharang sa daraanan. Bagay ba tayo dito ng isang babae na tila may daladalang balutan. Kung tulialan niyo po ang babaeng ito ay mag-comment po kayo down below. Ito po ay sa kabila na yung Universidad de Manila o yung tinatawag na UDM. O dito nga parke. Maaari ito ay gisali ng MPTV o anumang utility agency ng pamahalang Lungsod. Okay, doon po tayo sa, ito na po yung kabilang site. Kada taon ay mayroong itinatanghal na bayani kung kaya mayroong dambana para sa kanilang mga pangalan. Wala po dito sa akin natatayuan ko ay makikita nyo ang Universidad de Manila. Mga mag-aral ay busy sa kanilang maaaring PE, naka-uniform sila at may mga bola tayong nakikita sa isang sa tapat ng isang basketball court. Napakaganda ng Maynila mga kaibigan at tila ngayon lang ito
Nagkaroon na ganito ang bees. Nag-vlog, sir. Sa isang vantage point sa likod mismo ng bantayog ni Gatos Andres Bonifacio. Gat Andres Bonifacio, mga kaibigan. Sa oras na 5 minutos bago mag alas 4. Na-enjoy ko yung view habang gusto ko ma-maintain yung content material na itong aking video ngayong hapon. Don't